Shoutout mga anime lovers! Ang anime natin ngayon ay may pamagat na Hidden Dungeon Only I Can Enter. At ito ang pangatlong part sa series na ito. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para maa-maa chup-chup. Nang dahil sa pagtulong nila kay Maria na matanggal ang sumpa ay binigyan sila ng napakalaking halaga ng duke. Iniisip pa ni Noir kung ano ang gagawin sa natanggap niyang pabuya kaya nagsuggest ang dalaga na ipang negosyo na lang daw ito ni Noir para magkaroon sila ng maayos na kinabukasan ni Emma, pero kumukontra ang dalawa pang dalaga dahil sa may crush din sila kay Noir, saka tumakbo ang ating bida papalayo. Nang ipakita ni Noir ang mga salapi sa pamilya niya ay gusto ng damulag na tatay nito na siya na lang daw ang hahawak ng pera, pero sugarol pala ang damuho kaya ayaw ng ating bida. Dahil dito ay gagawin na lang ni Noir na tagabantay sa ipapatayo niyang tindahan ng tatay niya, habang ang ating bida ang maghahunt ng mga ititinda nila dito. Pagkatapos ay nagpunta ang ating bida sa loob ng dungeon para manghingi ng mga skill sa master niya, dahil sa balak ni Noir na pasukin pa ang mas malalim na palapag ng dungeon para makaipon ng mga gamit na pangbenta. Pagpunta niya sa ikalima na palapag ay nakita niyang wala ng buhay ang mga malalaking halimaw, saka nakita niya ang isang malaking kulay itim na leyon. Tatakas na dapat si Noir, nang biglang magsalita ang leyon at manghingi ng tulong sa kanya. Isinakay siya ng malakas na leyon na may pangalan na Tiger Sun, at saka nalaman ng ating bida na may hinihintay pala itong isang kaibigan na nagpunta sa 6th floor 350 years na ang nakakalipas. Ayaw magpunta ni Tiger Sun sa 6th floor dahil sa pangako nito sa kaibigan na maghihintay daw siya sa 5th floor, kaya naman nakiusap ang leyon na hanapin ni Noir ang kaibigan niya. Pagpunta sa 6th floor ay may nakitang mga zombie ang ating bida, at nang makatakas ay may nakita pa siyang isang zombie, pero nalaman ni Noir na ito pala ang kaibigang elf ni Tiger Sun. Ginamitan niya ito ng skill para mapabalik ang elf sa dati nitong anyo, at nang malaman ng elf na matagal nang naghihintay si Tiger Sun sa kanya ay naawa siya sa kaibigan. Natuwa ang magkaibigan na magkita na silang muli, pero nais na pala na umuwi ng elf sa bayan nila, pero bawal doon ang mga hindi nila kauri, kaya naman dahil dito ay mapipilitan ulit sila na maghiwalay ng landas ni Tiger Sun. Pagkaalis ng elf ay nagpunta na ulit sa loob ng dungeon si Tiger Sun dahil may nakalimutan daw siya doon, pero na-curious si Noir kaya naman pumasok din siya ulit sa dungeon nang makita niya na umiiyak si Tiger Sun dahil sa labis na kalungkutan sa pag-alis ng kaibigan niya. Dahil dito ay nakipagkaibigan ng ating bida kay Tiger Sun, kaya naman naging alaga niya na ang malaking leyon. Nagulat ang tatay ni Noir nang makita si Tiger Sun, at balak nila na gawing tagabantay sa ipapatayo nilang tindahan ang malaking leyon. Nang makita ni Alice ang tulap sa ulo ni Tiger Sun ay hinimas-himas niya ito, kaya naman hindi mapakali ang malaking leyon dahil sa sarap. Kinabukasan ay nagpunta si Emma sa bahay ni Noir, at kaagad naman niya na binati ang binata sa pamamagitan ng isang mahigpit na yakap kaya tumaas na naman ang LP ng ating bida, at ayaw pa rin magpaawat ng dalaga kahit na marami na ang mga taong nakatingin. Sa school ay nakita nila na malusog na si Maria, saka nang binalak nitong halikan si Noir ay tumingin ng masama si Emma kaya hindi ito natuloy. Dumating na si Elne Sensei para ipaliwanag ang kanilang exam, at sinabi nito na sa loob ng 2 linggo ay kailangan nilang makakuha ng mga monster materials na nakalista doon, at bawat uri ay may kanya-kanyang puntos. Mga rare daw na mga halimaw ang mga nakalista doon kaya naman nabahala ang buong klase, at dagdag pa ni Elne na kapag hindi daw nila naabot ang 10,000 points ay magkakaroon sila ng back subject. Nais ni Emma na isang dragon daw ang huntingin nilang dalawa ni Noir, pero nalalaman nila na napakahirap nitong gawin, kaya naman kailangan nila na ikonsulta muna kay Lola kung paano sila mas magiging ligtas sa gagawing misyon. Pagpasok ng dalawa sa guild house ay nakita nila na may kaaway pala si Lola, dahil sa inaagaw daw nito ang mga adventurers niya. Nalaman nila na si Sarah pala ang kaaway ni Lola, isang receptionist na may malaking mga kokomelon. Napag-alaman na kapag nag-perform daw ng maayos ang adventurer na hawak ng isang receptionist ay madodoble ang sahod nito kaya naman merong kompetisyon sa pagitan nila. Inaakit daw ni Sarah ang mga adventurer na mga kokomelon kaya lumilipat ang mga ito sa kanya. Napagkasundoan ng dalawa na kapag nanalo si Lola sa paramihan ng puntos ay titigilan na ni Sarah ang pang-aakit sa mga adventurer niya, pero kapag nanalo naman daw si Sarah ay kailangan magbigay ni Lola ng isa pa niyang adventurer, at ang gusto ni Sarah ay si Noir. Paglabas ni Sarah ay lumabas ang tunay na kulay nito, dahil totoo pala talaga na inaagaw niya ang mga adventurer ni Lola. Dahil dito ay sasama na rin si Luna sa paggawa ng mga misyon nila para magkaroon ng mas mataas na tsansa sa pagtatagumpay, at bagamat nagseselo si Emma ay kailangan nila ang tulong ni Luna para matapos nila ang mga quest at hindi maaga ni Sarah si Noir. Kinalaban nila ang Lizardman, ang mataba at dambuhalang goblin, ang unicorn, at saka pinagplanuhan pa nila ng mabuti kung paano matatalo ang isang dragon. Bumili sila ng mga sibat, at saka sumakay sa likod ni Tiger Sun para makarating sa lugar na pinagtataguan ng mga dragon. Ginamit ng ating bida ang Great Sage skill para malaman ang lokasyon ng dragon, kaya sumakit na naman ang ulo niya, kaya hinalikan kaagad ito ni Emma na ikinagulat naman ni Luna at ayaw niyang paniwalaan ang dahilan.
Gumawa sila ng isang patibong gamit ang mga sibat at saka binulabog na ng ating bida ang dragon para magpahabol hanggang sa mahulog na nga sa ginawa nilang patibong ang dragon. Pagkatapos ay sumugod na sila para pagtulungan ng kawawang dragon na nahulog sa patibong ng ating bida hanggang sa matalo na nila ito. Nagasgasan sa ulo ang ating bida, pero agad naman ito na ginamitan ng heal ni Luna. Nang dahil sa natalo nilang dragon sa araw na iyon ay malaki ang nakuhang puntos ng receptionist nila na si Lola, pero mas mataas pa pala sa kanila ang nakuhang puntos ni Sarah. Dumating ang mga adventurer ni Sarah na parang mga zombie na dahil sa sobrang pagtatrabaho, dahil kinokontrol pala sila ni Sarah gamit ang mga shopaw nito. Dahil dito ay naisipan din ni Lola na bigyan ng reward si Noir, kaya binigyan niya ang ating bida ng extra service. Pagkatapos ay nagpunta ang ating bida sa dungeon para magtanong sa master niya kung paano siya makakakuha ng mga rare items para manalo ang receptionist niya na si Lola sa pataasan nila ng puntos ni Sarah. Sinabi ng master niya na sa 7th floor daw dapat siya magpunta, pero mas malalakas din daw ang mga kalaban dito. Tinuro ni Olivia ang tatlong elemento na dapat daw ay gamitin ng ating bida sa pakikipaglaban, kaya ginamit ni Noir ang Get Creative skill niya para makuha ang mga nasabing skill. Dagdag pa ni Olivia ang Magic Fusion, kung saan maaari niyang pagsamahin ang mga elemento para makagawa ng mas malakas pang kapangyarihan. Sinubukan ni Noir na pagsamahin ang elemento ng bato at apoy sa pamamagitan ng Magic Fusion, at kagad niyang natalo ang mga zombie ng walang kahirap-hirap. Pagdating sa 7th floor ay namangha ang ating bida nang makakita siya ng isa pang mundo sa loob ng dungeon. May nakita siyang mga mababangis na lobo na level 153, kaya masyadong malakas ang mga ito para sa kanya. Mamaya pa ay may tumawag sa kanya na isang batang babae, na kamukha ni Emma noong mga bata pa sila. May nais na ipagawa ang bata sa ating bida, dahil kung hindi daw ay mamamatay siya. Sinabi ng bata na isa siyang dryad, o espiritu ng isang puno, dahil puno daw talaga ang tunay na katawan niya. Dagdag pa ng dryad na sa katawan niya daw ay may isang halimaw na sumisip-sip ng kapangyarihan niya, at request niya kay Noir na kalabanin ng halimaw para maligtas siya. At ang kapalit daw nito ay sasabihin niya sa ating bida ang lokasyon ng treasure chest at kung paano makapunta sa 8th floor. Gusto ni Noir na tanggapin ang request, pero kailangan niya munang makita ang halimaw kung kaya niya ba itong kalabanin bago siya pumayag sa request ng dryad na nagpakilalang si Dory. Nagpunta na sila sa katawan ni Dory, nang makita nila ang isang golden bee, na siyang nagpapahirap pala sa batang dryad. Nang gamitin ni Noir ang kapangyarihan ay nalaman niya kung gaano kalakas ang golden bee, kaya naman hindi niya matatanggap ang request ni Dory. Mamaya pa ay nasaktan si Dory nang humigop na naman ng mana ang bubuyog sa katawan nito, at nang pagmasdan ni Noir ang puno ay nakita niya ang kaawa-awang kalagayan nito. Dahil dito ay napagpasyahan ng ating bida na tulungan si Dory, at nang may makitang dugo sa bibig ni Noir ay hinalikan siya nito para mas mabilis daw na gumaling ang sugat ng ating bida. Humingi ng tulong si Noir sa master niya, na ikinatuwa ni Olivia. At dagdag pa nito na gusto niya daw sana na iwasan ni Noir ang bubuyog na ito sa ngayon dahil daw masyado pa itong malakas para sa kanya. Pero sa kabila nito ay tinuro niya sa ating bida kung ano ang mga dapat niyang gawin. Pagbalik sa 7th floor ay hinanap nila ang bahay ng Golden Bee, at saka nagpahabol siya sa mga lobo, pero masyado silang mabilis kaya gumamit siya ng liwanag para mabulag sila ng sandali. Nagulat ang ating bida nang makita na tinusok na naman ng Golden Bee ang katawan ni Dory, saka nakita na nakahandusay at wala nang malay ang batang dryad. Dahil dito ay nagalit ang ating bida at inatake ang Golden Bee pero hindi niya ito matamaan kahit na anong gawin niya. Napapaligiran na rin siya ng mga lobo, at gamit ang kapangyarihan ng ating bida ay nilipat niya ang galit sa kanya ng mga lobo papunta sa Golden Bee. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng Golden Bee at mga Silver Wolves, at makikita kung gaano talaga kalakas ang Golden Bee dahil natalo niya ang lahat ng mga lobo. Nang makita ni Noir na nanghihina na ang Golden Bee ay ginamit ng ating bida ang Magic Fusion para pagsamahin ang elemento ng kuryente at tubig na siyang tumapos sa napakalakas na Golden Bee. Nang dahil dito ay binigay na ni Dory ang kayamanan sa loob ng dalawang treasure chest, kagaya ng pangako niya sa ating bida. Nang tignan nito ni Noir ay nakita niya na pang-upgrade ng wind skill na kagaya ng kay Emma ang isa, at ang isa naman ay isang rare item na kagaya ng hinahanap niya. Itinuro na rin ni Dory ang lagusan papunta sa 8th floor, pero nalulungkot siya dahil sa magkakahiwalay na sila ni Noir, kaya nangako ang ating bida na dadalaw siya na may dala ng mga masasarap na pagkain. Binigay na ni Noir ang rare item kay Lola, at nang magsimula na sila sa paglalagay ng mga coins sa mesa bilang mga puntos ng mga nakolekta ng mga adventurer nila ay mas marami ng isang gintong pilak ang halaga ng nakolekta ni Noir, kaya naman si Lola na ang naging bagong Queen of the Receptionists. Hindi ito matanggap ni Sarah kaya naman sinabi nito na nangdaya daw si Lola pero wala naman siyang proof. Bago umalis si Sarah ay binigyan niya ng isang sulat si Noir na nagsasabing magpunta daw ang ating bida sa bahay niya para makipagbombom sa dalaga. At dito na nga nagtatapos ang pangatlong part sa series na ito mga Lodi, at kung nabitin ka ay pakiabangan ang susunod na part. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. Pakicheck na rin po ng ating mga playlist sa ating channel. I'm love you all, mama chup chup.